May dalawang na italang namatay sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar kung saan unang naglandfall ang bagyo. Pahirapan ang pagpasok sa iba pang bayan sa lalawigan dahil sa mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente. Makibalita tayo kay Salima Refran. Hinibiro ang biyahe papunta ng bayan ng Dolores. Sa daan pa lang, di na maitatanggi ang pinsala ng bagyong Ruby. Nakahamba lang ang mga bumagsak na mga poste ng kuryente. Ang mga kable nakalambitin na sa kalsada. Dumaan muna sa Borongan Airport sina DILG Secretary Mar Rojas at Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Tiniyak nila ang kondisyon ng runway. Walang tubig, walang debris ang runway. Pagdating naman ng bayan ng San Julian, di mabilang ang landslides. Ang gumuhong lupa, hinaluan pa ng mga bato at naglalaki ang mga puno. Ang DPWH, mga polis at ang ISELCO o Eastern Samar Electric Cooperative, madali ang tinatanggal ang mga obstruction sa kalsada. Ang bayan ng Taft, matindi rin ang naging pinsala. Kaliwat kanan ang mga karatula ng mga residente. Lahat nanghihingi ng tulong. Nagmistulang gubat naman ang kalsada papasok ng bayan ng Can Avid. Sa dami ng nagtumbahang puno, di na kinaya ng clearing team. Dahil sa sobrang dami ng mga puno nagsibagsakan, napilitan na kami iwan yung aming mga sasakyan doon sa bayan ng Taft. Yung iba sa amin, nakasakay na ng mga motor, pero karamihan ay naglalakad. 17 kilometro ang nilakbay namin. Ilang residente ang nakita namin naglalakad paalis ng Dolores. Saan po kayo pupunta? Sa Batiawa. Bakit po kayo umaalis na? Kasi wala nang bagyo eh. Oo. Doon na kami sa bahay namin. Pagpasok ng Dolores, kaliwat kanan na ang pagkawasak ng mga struktura. Maraming bahay ang nasira. 2 naitalang patay sa bagyong Ruby. Isa ang inatake sa puso nang malamang sa Dolores ang landfall, habang isa pa ay nadaganan ng nabuwal na puno. Sa kabila nito, pinuri ni Rojas ang paghahanda ng bayan kahit sa kanila ang landfall. Kahit nakikita natin dito sa pamamagitan ng Mayora, ang isang napakagandang halimbawa, ng paghahanda ng pagpaplano at pagpapatupad. Hindi lamang ang paghanda, hindi lamang ang paplano, pero ang pinatupad niya. Kaya maganda ang kanyang resulta. We are very, very happy that it's right of yung pinagdaanan namin, a ray of sunshine came to remind us that some people came, especially the president. Pero 22 pa sa 46 na barangay ang hindi pa nakokontak. Inaantabayan na ng balita mula sa isla ng Tikling na may 700 pamilya. 10,000 pamilya ang inilikas. Sa poblasyon, 900 bayang nasira. Malakas na ulan, malakas na hangin at tsaka po. Ano po, yung mga nyug po na napuputol na po. Nangako naman ang pamahalaan na agad magdadala ng relief goods. Mula rito sa Dolores, Eastern Samar, Salima Refran, GMA News.